Hello to the world for today's vlog! Ito pala yung lumang refrigerator ng aking nanay at tatay dito sa kanilang bahay. At tingnan nyo naman, di ba? Lumang-luma na talaga. At pag binuksan mo, ang baho-baho pa talaga sa looban. At tingnan nyo naman yung dust dyan na sa baba ng refrigerator. Sobrang dami pa. So, mayaman sila sa refrigerator. Dalawa ang aming refrigerator dito na hindi gumagana. Ay, nako. Oh, let's open the refrigerator. Ano naman ito? Wow! This is a... uling. Para hindi babaho ang ito. Refrigerator. Nilagyan nila ng uling. Kasi nilagyan nila ito ng mga putas, na mga katulad itong saba. Ayan, mga ganyan. Jesus, hindi pala maklose. Alam ko na bakit ko ripot ako. Kasi sa kanila pala ako nagmana. Ayaw pa sana nila na bibili kami ng refrigerator para sa kanila. Ganito din ba kayo pag umuwi kayo sa Pinas? Naglilinis, nag-o-organize ng bahay ng nanay at tatay nyo? Kasi ako talaga, ganito talaga ako pag umuwi ng Pinas. At aligagang aligaga talaga ako. Tingnan nyo naman, nililinis ko talaga lahat ng mga walls dyan. Dinidisinfect ko pala yan. Tingnan nyo ang floor namin, excuse me lang talaga, kasalanan ko pala yan. Labas-pasok pala ako dito sa loob ng bahay. Not feeling well pala si Daddy Darrell dito, kaya natulog talaga siya para magpahinga. At dahil din sa mainit na panahon, hindi talaga makaya ang init ng panahon dito sa Pinas ba? At habang ako ay naglilinis, andyan naman ang lolo nagbabantay. At tingnan nyo naman, Coco Melon na naman, of course. Pinahawa ko pala ng kamera dito ang nanay ko. Hindi ko alam, nag-vlog-vlog na din pala siya. Charot! At ayan, sasakay na kami sa aming four-wheelers na sasakyan. Po kami sasakay sa aming tricycle. At tingnan nyo ang aming paligid. Tingnan nyo ang aming paligid. Full of coconut trees. Ito po kami sasakay sa aming tricycle. Tingnan nyo, diba? High tech, mayroon pang scotch tape. At may sako pa sa taas. Four wheel, ito yung four wheels namin, mga loves. Oh, it don't fit. It don't fit. Hindi kayo magkasya. Ang taba ko na. Ah, tricycle! Yes, Daddy, my dada is driving. Oh, you like it? Do you like tricycle? First time pala makasakay ni Alicia dito ng tricycle, kaya tingnan nyo ang itsura niya. Excited na excited talaga siya. Pero in fairness, parang ang nanay ang tuwang-tuwa talaga. At baka may magtatanong dyan or magsasabi na, may AFAM ka, bakit yan ang sasakyan ng tatay at nanay mo? Uunahan ko na kayo at baka tatanungin nyo na naman ako sa comment section. Ang sagot ko dyan ay, di porkit nag-asawa ka ng AFAM, mayaman ka na. At kung gusto mo naman yumaman, kailangan mo talagang magsikap. Sa ngayon talaga, may priority talaga akong kailangang gampanan. At lahat tayo ay may sari-sariling priority. At sa ngayon, hindi ko siya priority. Kasi merong akong goal na gusto ko talagang kunin. Kaya pag lumuwag-luwag na tayo, pwede tayong makabili ng sasakyan na mas maganda pa sa aming four-wheelers. Pero hintay-hintay muna ako ngayon sa ngayon. Baka balang araw darating din ang aking four-wheelers, diba? Pagdating ng panahon, baka mayroon na din ako. Papasok pala kami dito sa MCOR kasi dito kami dinala ng nanay at tatay ko kasi dito daw talaga sila umutang ng mga appliances. Kaya follow the leader na lang kami ni Daddy Darrell dito. Ayan pala ang kanilang mga refrigerator at mayroon pa yan sa kabila. Kaya ang nanay ko nag-open-open na at sabi niya itong maliit lang kasi dalawa lang naman kami ng tatay mo. Pero dahil ito ang nainlaban ni Mami Liz, sabi ko ito na lang ang bibilhin nyo. At ayan, ini-introduce ni Sir kung magkano ito. At ayan, ayan, tinignan ko ng nanay ko para nagtatanong na uutangin natin o ika-cash ito. Ito pala ang nasa loob ng refrigerator. Diba ang daming space at maganda siya at di naman siya kalakihan at hindi rin siya kaliitan.
good lang talaga for 2 person din. At tingnan nyo, extra large freezer pa talaga. Kaya sabi ko, kunin na natin ito at hindi na tayo magpapatumpik-tumpik. Iuwi na natin itich. Kung ika-cash pala siya, tatakbo siya ng 14,696 pesos. At kung uutangin mo na naman siya, tatakbo talaga siya ng 17,995 pesos or mag-i 18,000 pesos. Sabi din dali-dali dito, this is nice. Ayan, check-check siya, di ba? Siya magbabayad, kaya kailangan talagang i-check. At dahil sira pala ang cellphone ng nanay ko, binilhan din namin siya ng bagong cellphone. Kaya tuwang-tuwa talaga ang nanay ko nang nagka-cellphone siya ulit ng bago. Kaso nga lang, pag-uwi ng bahay, hindi ka niya na talaga papansinin kasi ang mata niya ay tutok na tutok talaga sa cellphone. At dito pala, bibigyan na kami ng instruction kung paano gamitin itong refrigerator nila. Binayaran pala ni Daddy Darrell dito ang cellphone at refrigerator na pinili namin. Pagkatapos pala, pumunta kami ng Central Plaza. Parang little mall yan dito sa amin. At pag may security guard, alam na talaga ni Daddy Darrell kung anong gagawin. Open ka agad ang kanyang bag. Kailangan ko pala dito mag-grocery para sa aming lilechonin bukas. Kasi bukas, maglilechon kami para sa birthday ng tatay ko. $1. That's not bad. You want some salad sometimes? Calamansi. For the lechon. Baby powder. Wow, really? Mama loves you. $4,383 pala ang aming pinamilhan dito. Refilling the fridge. The new fridge. Ops. Wala pang laman. Top panel. It slides easy on the floor here. Dito. Wow. Sakura pizza. Saring gulay, ayan. At dahil Sabado, dumating ang aking ate para bisitahin kami at nagdala ng mga santol. Ayan, ipasok na rin yan sa refrigerator. Dahil wala akong nakitang pantry dito sa loob ng bahay nila, kaya ginawa ko na lang pantry itong taas ng refrigerator nila. At itong sikamas naman, galing dito sa ate ko. Punta muna ako ng palingki para may malalagay tayong karne dito sa bago nating refrigerator. Madamog ingat, salamat sa paglantaw.